Good news nga ba mga ka-idol? Coach Reyes muling magbabalik as Gilas head coach para sa paghahanda sa darating na Olympics qualifying para sa Paris Olympics 2024. At Justin or Jordan ba ang magiging naturalized player? Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito mga ka-idol. Matapos nga mga ka-idol na masungkit ng Gilas Pilipinas ang gintong medalya, umakyat na ang Pilipinas sa ika-16 na rank kung saan nagkamit tayo ng 4 na gold, 2 silver, 12 bronze na in total ay 18 na medalya ang nakamit ng Pilipinas ngayong Asian Games. At naging 61 years in the making bago natin muli nakuha ang gintong medalya na dahil na rin sa magandang performance na ipinakita nitong si Justin Mauli sa score na 70-60 ay nagawang makuha nga ng Gilas Pilipinas ang inaasam na gintong medalya at mapatunayan na tayo ang pinakamagaling na basketball team sa buong Asia. Dahil na rin sa magandang ball rotation at lineup na ipinakita ng Gilas Pilipinas, lalong-lalo na pagdating sa coaching style or coaching staff mga ka-idol, ay naging maganda ang resulta ng Gilas Pilipinas ngayong Asian Games. At noong finals nga kontra Jordan mga ka-idol ay mas hinangaan at mas nakita natin ang magandang performance by individuals, lalong-lalo na mga ka-idol itong si Newsom na talaga lamang naging mahigpit ang bantay kay Hollis Jefferson. Gayun din naman at maaasahan din talaga itong si Calvin Optana mga ka-idol. Gayun din naman at mas lalo niyang pinatunayan na naging consistent nga ang kanyang performance hanggang finals ang Mr. MVP na si Scottie Thompson. At syempre, ang laki din ang nagawa ng dalawang big man natin. Nandyan nga itong si Junmar Fardo at Anjo Kwame. Itong si Anjo Kwame nga ang pumangalawa sa best player nung nakaraang finals ng Gilas Pilipinas. Ngayon din naman at walang kupas ang galing na ipinapakita nitong ating best import or the GOAT nga kung tawagin na si Justin Brawley na nagdala or isa sa mga dahilan kung bakit muling naibalik ang gintong medalya after 61 years sa Pilipinas. Habang ito namang si Japheth Aguilar ay marami nga ang nag-react sa kanyang naging performance na tila hindi nga lumevel up mga ka-idol. Di ba na-satisfied ang sambayan ng Pilipino sa ipinakita ni Japheth Aguilar? Ngunit malaki din naman talaga ang naitulong niya mga ka-idol na sa kabilang banda nga itong si Japheth Aguilar ay tila na maalam na rin sa Gilas Pilipinas. Sasabi nga niya sa isang social media, "This is my last dance. What a way to end." Parang hinintay nga lamang ni Japheth Aguilar na makamit muli ang gintong medalya ng Gilas Pilipinas bago siya mag-resign dito sa Gilas Pilipinas. Sasabi nga niya, "Sa experience ko sa Gilas, ang daming ups and downs, ang daming heartaches. Pero yung isang hindi ko pinagsisisihan, yung pagsali ko sa national team." Kung kaya't credit pa rin naman kay Japheth Aguilar sa mga sakripisyong ibinigay niya para sa Gilas Pilipinas. At sa pagkapanalo din mga ka-idol ng Gilas Pilipinas sa Asian Games, hindi nga maiiwasang may kumpara ng netizen itong si Jordan Clarkson at Justin Brawley kung sino nga ba sa dalawang karapat-dapat na maging bahagi ng Gilas Pilipinas sa mga international games. Kung pagbabasihan nga natin ang individual performance ng dalawang ito mga ka-idol, wala naman talaga tayong masasabi dyan. Ngunit pagdating sa team up, lamang na lamang itong si Justin Brawley. Yan nga ay base sa ating nakita obserbasyon sa laruan ni Jordan Clarkson sa nakaraang FIBA World Cup at laruan ni Justin Brawley ngayong Asian Games. Dahil nga nabigyan tayo ng pagkakataon mga ka-idol na maaaring makasama pa rin sa Paris Olympic, hindi pa nga ngayon alam kung sino kay Jordan or Justin ang makakasama ng Gilas Pilipinas as naturalized player. Sa ngayon naman ay tila nagkakaroon tayo ng idea sa muling pagbabalik as head coach ng Gilas Pilipinas itong si Coach Reyes, lalo pangat tuwang-tuwa rin siya nang naipanalo ni Coach Tim Cone ang gintong medalya para sa Pilipinas. Sabi nga ni Coach Reyes, "So much has been said about Coach Tim accomplishments. The latest one, the Asian Games gold being among the finest moment. But to us who know him well, he's so much more than that. To my mentor, friend, brother, congratulates and thank you." Ayon yan kay Coach Reyes. Ngunit nung naitanong nga kay Coach Tim Cone kung siya ay mananatili as head coach ng Gilas Pilipinas, sagot naman ni Coach Tim Cone, "Non-committal on staying as Gilas coach. Looks forward to a never return. And asked if he's willing to do it again after steering the national team to its first gold in 61 years. To be honest with you, I'm not thinking that far forward. I'm just thinking about getting back to Ginebra. That's my baby. That's my focus right now." Sabi pa rito, at the same time, the 65 years old Cone reminded everybody that he took the Gilas job on an interim basis, pansamantala lamang,
In the same manner, he briefly coached Gilas to the gold in 2019 Southeast Asian Games as the replacement to Yang Giao. Tulad din na nangyari kay Coach Otreyes na bumaba nga sa pwesto itong si Coach Yang Giao at nakuha nga ni Coach Tim Cohn ang gintong medalya. That's the reason why I was part of this, to give them SBP time to settle in and decide what they want to do moving forward. This is the job and I pulled off the job and so well where it goes from here. Sa ngayon nga mga ka-idol ay muli na naman kayang magbabalik itong si Coach Otreyes dahil alam naman natin na itong si Coach Tim Cohn. Ang kanyang focus ngayon ay Barangay Ginebra lalo pat nalalapit na nga ang Commissioner's Cup na kung siya nga magiging head coach ng Gilas Pilipinas, kailangan niya mag-focus. Kailangan din talagang mag-full-time as head coach ng Gilas Pilipinas na katulad nga ng ginawa ni Coach Otreyes na siya nga ay natanggal as head coach ng TNT. Kung tuluyan na nga itong si Coach Tim Cohn na magiging head coach ng Gilas Pilipinas, hindi naman papayag siya na siya ay mawawala as head coach ng Barangay Ginebra. Tulad ng sinabi ni Coach Tim Cohn nung una pa lamang na ang priority niya ay ang Barangay Ginebra. Kung kaya't ito na nga kaya ang muling pagkakataon ni Coach Otreyes na magbalik pwesto as head coach ng Gilas Pilipinas. Kabilang banday, marami din naman nagbibigay credit kay Coach Otreyes dahil sa pagbaba niya sa pwesto, nakuha natin ang gintong medalya na dahil din kay Coach Tim Cohn na pumalit sa kanya. At kung siya nga magiging head coach muli, magiging learning experience at motivation, inspiration kay Coach Otreyes na makuha ang kampiyonato sa darating na Olympics, lalo pat nakuha nga ito ni Coach Tim Cohn. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, karapat-dapat pa rin kaya itong si Coach Otreyes na magbalik as Gilas head coach? Sigyan din ang pagkakataon na mas patunayan niya din na kayang-kaya niyang mag-uwi ng kampiyonato para sa Pilipinas. Kung naman yung sagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.